So hello guys, what's up? So nandito na naman tayo ngayon para sa panibagong YouTube video. Guys, so kung mapapansin nyo, naka-nosmas ako. Hindi tayo yung ginagamit natin sa bike. Galing kasi ako sa school, nag-sort kami ng mga module. Yan. So nandito ko ngayon sa MM Cruz Bicycle Trading dito yan sa Lulumboy. 100 meters lang to from Joner's o yung crossing ng Lulumboy. So sa mga gustong malaman yung price na mga binebenta nilang bike dito, ang dami guys. So meron tayong window shopping yan. So ilalagay ko na lang dito yung video. Dito ba o dito? Ayan. So marami sila ritong road bike saka mountain bike. Ayan. Bago ang lahat guys, pasupport nga pala ng YouTube ng aking kapatid na si Ellie Pineda. So gumagawa siya ng mga video ng trail bike niya. So sa mga mahilig mag-trail dyan, ilalagay ko na lang dito yung kanyang YouTube channel saka yung video. Ayan, oh. Pasupport natin guys. Subscribe natin ang ating kapatid na si Ellie Pineda. So ngayon sa video natin guys, magbabike check tayo ng Quantum Strike na road bike. So sa mga naghahanap ng budget meal na road bike dyan, ito tama-tama sa inyo to guys. Ang ganda-ganda nito, promise. Ayan, oh. So wala na tayong intro guys. Diretso kagad tayo sa bike check video ng Quantum Strike na road bike. So yan guys, ang ating ibabike check ngayon, oh, yung napakagandang budget meal, affordable, yan, bang for the box na road bike, ang Quantum Strike. Yan, simulan natin ang bike check sa kanyang frame guys. So kung mapapansin natin, glossy red na may lining na black saka white yung kanyang design. Tapos dito sa kanyang head tube, straight ang ating head tube. Uy, parang may mukha rito, may mata, tapos parang nakangiti rito. Tapos ano to, logo ba to? Ayan, di ko alam kung logo yan guys ng Quantum. Pero nakaano siya guys, square tapered na, integrated ball bearing pala na headset. Ayan. Tapos, ang kanyang top tube guys, pag kinapa mo, makinis, naka top coat yan. May makikita ka dyan Quantum, syempre yung brand ng ating bike. Always buy with you. So, para kang meron ditong guardian angel. Palagi daw siyang nakakasama mo. Tapos, dito yung ganun pa rin. Para siyang may muka. Ayan, oh. May muka siya. May bibig, saka may mata. So, makinis pa rin yan. Siguro mga 2 inch to, guys. Itong top tube niya. Hanggang dito. Tapos, hindi siya internal cabling, guys. Nasa labas lahat ng kable niya. Andito yung dalawa. Tapos, ito yung isa. O yun, para tayo nagigitara dito. At hindi siya smooth welding guys. Mapapansin natin dito, pag nilapitan mo, marami siya ditong pagkaka-welding o hinang. Pero pag tinignan mo sa malayo, ayan, so magmumukha siyang smooth weld. Kasi maganda yung pagkakapintura niya. At dito, flat. Na siguro mga 1.5 or 2 inch to. Sa may bandang ilalim, flat to. Tapos flat din itong sa may gilid. Dito naman medyo konti lang naman yung pagka-curve niya dito. Ayan. Quantum nakasulat, ang laki. Ayan. Meron tayong classic bike. And then ito yung model na straight. At meron tayo dito ng dalawang lalagyanan ng malamig na beer. Dalawa yan, oh. Sarap niyan. Lalo pag medyo nag-yellow na siya. At itong top tube natin, guys, sinukat ko to. Parang 37 lang yata. Yung 37 cm lang yata yung top tube niya. Medyo maliit lang ito. Yan, tamang-tama ito sa mga maliliit na tao. Sa mga gustong mag-road bike dyan. At dito, kita nyo naman, oh. Ang laki talaga nung down tube natin, guys. So, medyo umangat siya dito sa seat tube niya. Ganun pa rin. Meron pa rin siyang bakas ng pagkaka-welding or hinang dito. At dito sa kanyang, ito napansin ko, guys, sa chainstay niya. Kasi naka 3x siya. So kung mapapansin nyo, hindi ko tinanggal tong foam. Kasi nag-change lap na siya. Ayan, tanggalin ko muna. Babalik ko na lang mamaya. Nag-change lap na siya kasi nagko-cross chain na siya.
So, smallest gag dito sa harap, tapos smallest gag doon. So, pag nangyari yun, cross-chain, then sigurado ko, chain slap ka rito. So, iwasan nyo magka-cross-chain sa ganitong setup. Pero dito tayo sa frame, ito, quantum, meron dito, at dito dumaan yung kable ng AFD. So, ibabalik ko lang to kasi baka mag-chain slap, magasgasan. Ayan, o. So, dito ngayon tayo sa sit stay. Meron tayong makikita ditong strake na may lining dito. Pabilog to. Pati dito, pabilog. Ayan, medyo payat nga lang to. Dito, yan, mas mataba ng konti to. So, para tong, lightweight kasi medyo maliliit yung tubong ginamit. So, napakagaang nito, guys. By the way, ito nga pala yung tumitimbang ng 12.4 kilograms. So, magaang na yon kasi sasabihin ko yung ibang parts mamaya. Para sa akin, magaang na yon kasi yung iba dito, baka lang parts. Tapos dito, merong bridge. Lalagyanan to ng tapalodo kung gusto mo maglagay. Ayan o, di ba? At ito yung sinasabi ko, kaya ako nasabing magaan siya sa 12.4. Kasi bakal tong fork. Itong fork natin ay bakal, medyo aero na siya kasi bladed, may pagka-bladed siya dito. Tapos meron tayong makikitang quantum. Pintura to guys na naka-top coat, so hindi natin ito matatanggal. Ayan o. Tapos dito tayo sa hubs. Ang hubs natin, by the way, meron ditong butas. So sa mga gustong magpalit, imbis na disc brake, pwede ka maglagay dito ng caliper. Ayan. Dito tayo sa hubs, ang hubs niya kulay gold, so yayamanin. Yayamanin ang ating hubs. Uy, wow! Guys, silvering! Tama ba? Tama ba yung nakikita ko, guys? Silvering, oh. Oh. Yan, pakicomment na lang ako kung mali ako, pero palagay ko silvering yan. Kulay gold ang ating hubs na alloy. Ayan, so panalo talaga to sa presyo. At bilangin natin sa taang tasbo niya, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 32 holes. Pangkaraniwan naman natin na ano sa bike niya na 32 holes. Ang hubs na alloy, silvering. Tapos yung spokes niya guys, palagay ko bakal to. Ayan, na 32 pieces. At ang rims natin, ito maganda guys. Siguro mga na 40 mm to. So aero yung ating rims. Ayan, medyo malaki siya. Tapos may brake line. Kung hindi ako nagkakamali, tawag yan ay brake line. So pwede ka nga maglagay ng caliper dito. Ayan, so may brake line siya rito. Itong nakikita nyo na quantum, sticker lang yan. So medyo ilang weeks lang itatagal yan. Ayan, basta sticker. Lalo pag nasa gulong kasi syempre nababasa yan, nawawala dikit nyan. Tapos ang gulong natin, tingnan natin kung ano tatak ng gulong. Yan guys, wala ako nakikita. Wala. Tingnan natin sa kabila kung meron tatak ng gulong. Hanapin natin, nagtatago lang yan, nasaan ka na. So wala akong makita talaga guys, na tatak ng gulong. Pero yung sukat niya, 700 by 23C, kung nakikita nyo guys, ayun o. 700 by 23C. So punta tayo sa kabilang gulong. So ganun pa rin, yayamanin na hubs. So nakikita nyo guys, so gold, kumikinang-kinang. Ayun ang tatak ng ating hubs, Wuhan. Wuhan, China. Ayun o, di ba? Alloy na hubs. At bilangin natin yung tasbo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 32 holes pa rin na alloy hubs. Quick release yung harap nga, guys. Ayan, quick release yung harap niya. Pero yung likod, bolt type. Naka-tornilyo. Tama ba tayo, bolt type? Naka-tornilyo yan. Di ba? At ang ating spokes ay bakal. 32 pieces pa rin, syempre. Tugma yan, ang spoke, saka yung hubs. Tapos, double wall alloy na rim, na aero, 40 mm yata ito, hindi ako nagkakamali, na mayroong sticker na quantum. At ang gulong niya, guys, talaga wala ako makita ang tatak. Bibigay ko na lang yung size na 700 by 23C. Ayan, pang-arera yung gulong niya, 23, medyo maliit. Sabi sa akin, pag mas maliit, mas mabilis daw yun. Ayan. At dito ngayon tayo sa cogs. Pakinggan nun natin. Ayan. So, okay lang. Pwede na. Yung tunog, hindi siya maingay. Hindi siya tatahimik. Ayun, nakikita ko may butas. So, palagay ko tread type to. Tread type ang ating cogs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 speed. Ayan. Para sa akin, hindi naman mahalaga kung maraming speed eh. Ang mahalaga, umiikot. O, di ba? So,
Palagay ko 14 to. 14 to 28. Ayan. So, pwedeng-pwede na to sa mga nagro-road bike saka sa mga baguhan at naghahanap ng budget meal. Oh, ito maganda. Ang RD natin na Shimano. Talagang budget na budget. Ang ganda na to, guys. Panalo to sa ating presyo na to. Shimano TZ ang ating RD. So, kung makikita mo pa lang, palagay ko oversize yung kanyang pulley na kulay pula. Plastic. Tapos, dito sa isa, plastic din na kulay itim. Palagay ko oversize to. Ayan. Ayan, no? Pakitama na lang ako kung mali. Pero palagay ko talaga oversize yan. Ang ating kadena, ay, hindi ko mabasa, guys. Ayan, no? BF. Ayan, best friend forever. Ano to? RFCDW. Ayan guys, oh, hindi ko alam. So, paki-comment na lang guys kung kilala niyo yung kadena. Pero ako hindi ko, ngayon ko lang nakita yung kadena na yan. Si BF, yan best friend niyan, best friend. At ang FD natin ay syempre gawa pa rin ng Shimano. Oh, maganda na yan, guys. Basta Shimano, matibay yan, sa magandang klase rin yan. At ito, ang ating crankset. Ang crankset natin, merong Shimano dito. Plastic. Ayun, plastic nga. Baka lang ating crank arm. Yan, nawawala sa focus ang ating camera. Baka lang ating crank arm, 170mm. Tapos, 3x3 ang ating chain ring. Kung nakikita nyo, meron dito, plastic lang to. Pwede nyo tanggalin yan. Pero palagay sa akin, huwag nyo nang tanggalin kasi protector yan. Hindi naman yan nakakadagdag ng bigat eh. Plastic lang naman yan. Ang chain ring natin, bakal. Kung ako nagkakamali, 24, 34, 42 teeth. Square tapered. Kung ako nagkakamali guys, ang mga square tapered ay sealed bearing yan. So, ang dulas oh. Ang dulas ng ating crank. At dito tayo ngayon sa seat clamp. Ang seat clamp niya guys, alloy to. Yan, alloy. Tapos, ang seat post niya, bakal. Wala akong nakikitang tatak. Kung hindi ako nagkakamali guys, 25 to. 25 yung diameter nito. Yan, wala akong nakikita guys dito eh. Pero ito na yung pinakapayat na seat post. 25 yata yon. Or 27. Yan. Paki-comment na lang guys sa kanino kung alam niyo no yung diameter nitong seat post na to. At ang ating upuan, ang ganda ng upuan na to guys, pangarera. Manifest. Yung phone niya at malambot. Haba to, mahaba. Medyo mahaba, ayan. Mayroon tatak na kwantong. Tapos mayroong manifest, mababaw na kanal. Daanan ng ihi mo yan pag maihi ka na. Ayan, kasi pag huminto ka, maiiwan ka. Dito walang hiwa, so walang daanan yung utot mo. O, di ba? At dito sa pedal, ang pedal niya alloy. Malapad yung pedal, ball bearing type. O, ayan. O, pwede na to guys. Alloy na, wala ka nang papalitan dito. At ang ating handlebar, ay hindi pala handlebar tawag dito. Nasanay tayo, puro mountain. Karamihan kasi mountain bike ang binabiking natin eh. Drop bar. Ayan, munti ko nang masabing drop out. Ang drop bar natin guys, bakal. 420mm yung haba niya. Oh, di ba? Ang caliper natin guys, alloy to. Ayan. So, naka-mechanical disc brake tayo. Pero ang lambot nito guys. Para siyang hindi mechanical. Promise, ang lambot oh. Ang sarap nito. At ito yung shifter niya, Shimano. Ayan. 3x yata to, 3x, then ito 7 speed. 3 speed, 7 speed. Ang stem natin ay alloy, 50mm yan, ang haba, alloy yan, walang tatak. Headset natin, alloy, yung head cap. Tapos meron tatlong spacer na 10mm. 1, 2, 3. Tapos dust cover na 10mm din yan. O, di ba? So pwede mo siyang ibaba yung stem dito. Palagay ko pwede mong balik ka rin yung stem para maging negative. Naka-positive yata siya, oh. Paki-correct na lang ako, guys. At dito tayo sa kabilang side ng bike. Siyempre, ang makikita natin dyan, yung rotor, saka yung caliper. So, yung caliper niya, guys, bolids. Ayun, nakita ko na naman to. Meron na tayo na bike check na mechanical disc brake na bolids, eh. Ayan, oh. Bolids. Na naka-IS mount. Tapos, ang rotor natin ay 160mm na rotor na walang tatak. Ayan. Oh, di ba? Oh, dito tayo sa kabilang side. Tingnan natin. IS mount pa rin na bolids na mechanical disc brake. Yan. Tapos 160mm na rotor.
Karamihan naman sa road bike na nakikita natin basta naka-disc brake, eh mechanical. Pero meron ako nakikita ng mga upgrade kit, ito lang papalitan mo para maging hydraulics. Tapos, syempre, meron tayo ditong stand. Yan. So, hindi mo na itatayo kung saan-saan yung bike mo. Mas maganda kasi may stand. So, maliit lang naman yung timbang na madadagdag sa bike mo niyan. Malaki naman na maitutulong, di ba? Anong gusto mo? Maliit o malaki? Yan, ganun lang yun. Maliit na timbang na madadagdag, pero malaki ang maitutulong para sa pagtayo ng bike mo at hindi mo siya saan-saan tinatayo. Babagsak at babagsak yan pag saan-saan mo tinayo. At ito, yan. Ang dulas talaga, guys. Oh, nakita nyo. Oh, isang piti ko lang gano'n. Umiikot na kagad, oh. Yan. Ito yung crank arm niya, bakal. Square tapered. Ito, yan. Palagay ko, guys. Wala na tayong nakalimutan. Sa bag check, nitong quantum strike. So, silipin uli natin. Ang ganda nito, guys. Panalo sa presyo. Yan. So, yan, guys. Ang ating bike check video ng napakagandang budget meal. Abot kaya na road bike na quantum strike. Yan, ayan, o. So, nagkakalaga nga pala to, guys, ng 8,500 pesos lang. Dito lang yan sa MM Cruise Bicycle Trading. So, marami pa silang binibentang bike dito. Frame at mga bike, mountain bike, road bike, etc. Ayan. So, meron din silang ditong fork, rim set, at etc. Ang dami yan, guys. So, panoorin niyo yung video na window shopping ko dito sa bike shop nila. Ayan, lagay ko na lang dito. Ayan, o. So, kung nagustuhan niyo ang video, huwag kalimutan pindutin ang like. Mag-comment na rin kayo kung masasabi ninyo doon sa binike-check natin na road bike na yan, na Quantum Strike. At huwag na huwag kakalimutan, pindutin ang subscribe button para ma-notify kayo sa mga susunod natin na bike check video. So, hanggang dyan na lang, guys. Maraming salamat sa inyong panonood. Road to 3,000 tayo, guys. Ayan, subscribe. Pindutin ang subscribe button. Paalam. Bye-bye. Babayush.